Hello, viewers. Hello, zero viewers. Hello, zero viewers. Alam ko si Jetlyn nandyan na dahil kanina pa naiinip. Si Jetlyn, dami reklamo. Pagpasok naman, zero viewers. Masawa kami. Para sarain ang inyong pananaw sa buhay. Charot. Joke lang. Sa pamamagitan ng 50 Shades of Grey. Ay, joke ko yun. Ano mga gawin? Kikredit kita, huwag kang mag-alala. Ike-credit ko sa iyo yung joke one. Mo. Si Nicole. Hi, viewer. Hi, Nicole. Hi, Nicole. Uy, may patiin mo si Nicole, madam. Yes. Hi, Nicole. Ay, ikaw pala, madam. Hindi na Nicole yun ni Donna ang ano. Ang uy, viewer. Ano? Tingnan mo yung ano natin. Tingnan mo yung alin. B-Live natin, may pangalan na. Ay, oh? Bakit sa akin wala akong nakikita? Ito, lumabas na yung mukha ni Jetly. Oo, malabas ko yung comment. Jetly. Saan yan? Wala. Sa live, sa ano. Ah, sa FB? So, unang comment natin, reklamo pa. Hello. Nakakahiya naman yung reklamo. Sabi mo, nakakahiya kay Jetly, ah. Yung hiya naman nakakahiya ako. Nakakahiya kayo. Uy, ang dami naman nila. Hello. Eh, kasi sabi mo, may libre. Oo nga. Sorry naman na. Ayun, so... sa mga bagong nanonood po, ano, welcome sa inyo. Bali, ito hello. Itong daldalang may matututunan. Stinart. O, papansin na naman. Gagalit na naman si Jetly, Stinart. Ni-start namin to. Pabebe. So, nag-start kami nito. Parang last year, end of last year. Dahil sa rants. So, ang gusto namin nun, yung mga rants, i-turn namin into tips, tapos turuan natin ng soft skills yung mga hardies. Kasi naniniwala kami na yung skills, technical skills, hindi lang yun yung importante sa freelancing. Kailangan mo rin partneran ng magandang attitude at saka ng tamang disposition. Ayun. So kaya po nabuo itong daldalang may matututunan. So sa ngayon, 7th episode na tayo. Tapos, bali kasi kanina, nag-work ako. Kaya alain mo yun? 7 episodes? Oo nga. Yan. So, nag-work kasi ako kanina. So, hindi ako makasagot sa mga PM tsaka doon sa comments. So, ang gagawin natin, after nito siguro, i-announce ko na lang yung gagawin natin doon sa free yes. training. Yes. Para sige. Two birds with one stone na. Ayun. So, ayun. So, kahit wala naman silang choice dalawa, magpapatulong ako pag kailangan ko ng tulong. Ay? Walang sa pilit. Sa pilit. May nakalaan naman ni... Oo. May nakaschedule na si Rhea. May nakaschedule na ako. So, abang-aba. Na ano? Ano yan? Ano yan? 50 Sayo. Shades of Grey. Ayun. So, siguro introduce ko na yung ano. Good evening sa inyo, yung mga sumali. Introduce ko yung topic natin ngayon. So, kasi... Kung mapapansin nyo, tingnan nyo dun sa thread na ginawa ko dun sa group, nandoon lahat nung from episode 1 hanggang episode 6. So, makikita nyo, tinakal talaga natin yung mga soft skill, yung mga kailangan, ganun. Tapos, ngayon, ang i-discuss natin ngayon is, ayun na nga, alam nyo na freelancer na kayo, alam nyo na yung tamang attitude, ganun. Anong susunod? So, what's next? Forever na lang ba tayong freelancer? Or ano ba ang mga pwede nating tahakin after? Ayun. So, yun yung topic natin ngayon. So, para hindi tayo forever naghahanap ng stability sa freelancing dahil alam natin na meron pa tayong ibang pwedeng tahakin. Ayun. Eh, yun nga yung I think magandang unang tanong na sagutin natin. Hindi ba pwede na forever tayong online freelancer? Ang kasi, di ba? Ano ko kasi baka dyan, yun ang isip nila eh. Meron ako nabigay kasi na tip dyan before, lalo na yung mga hourly. Kasi pag hourly ka, ano yun eh, active income yun eh. So parang pag sinabi nating active income, pag gumawa ka, may bayad ka. So yung passive, yun yung kahit minimal effort ka or pinag-investan mo ng effort sa umpisa, tapos para kang nagtanim, yun yung, tas minimal effort ka na lang, kumikita ka buwan-buwan,
ano, yun yung passive income. So, ang tingin ko sa freelancing kasi, lalo yung mga hourly, active income yan. So, paano kung matanda ka na, senior ka na kunwari? Sige, sabihin natin stable ka, nag-grow yung company, ilang years ka, 20 years ka dun sa company na yun. Pero paano kung hindi ka na makapagtrabaho or kunwari may sakit ka, ganun? Paano mangyayari nun? Titigil yung sweldo mo sigurado dahil hindi ka na nakakapag-work eh. So, yun yung inaano natin. Forever ka na lang bang freelancer hanggang mag-retire? Tapos pag nag-retire, wala nang pera kasi wala nang sahod? Or tataniman mo na ngayon hanggat kaya mo pa para pag-retire mo or ayaw mo na mag-freelance, meron ka pa rin aanihin. Ayun, yun pwede. Yung point ko. Mm-hmm. Pero pwede pa rin kayo, eh. Ano? Ako sa akin pwede pa. Pwede naman. Pwedeng magtagal sa freelancing. Pero totoo kasi yung sinabi ni Nisa na freelancing din naman talaga is not forever like most jobs. Hindi talaga siya like pang matagalan. I mean, at a snap of a finger, pwedeng mawala yung trabaho natin ngayon. So, importante na, sige, sabihin natin kahit hindi passive income, yung meron kang ibang revenue streams, yung merong ibang pinanggagalingan yung pera mo, hindi lang isa. Kasi pag nawala yung isa na yun at wala nang natira sa'yo, dun tayo magkakaproblema. No? Ikaw, madam. Madam 50 Shades of Grey. Kaloka. Ayun, pwede rin naman, depende kasi sa, babalik pa rin tayo doon sa why yan eh. Depende sa why mo kung bakit ka nag-freelance. Babalik tayo doon. Depende rin sa personality yan. Kung halimbawa, free-spirited ka, okay lang sa yung halimbawa, forever na freelancer ka, save onte, travel, kain, ganyan. So, meron simpleng naman, buhay. Oo, simpleng buhay. Kung ano lang yung, kumbaga kung ano lang yung kailangan mo, yun lang yung pagtatrabahuan mo na ma-provide. And lalo that's kung it. Single ka, diba? Oo. Gusto mo lang mag-travel, o di freelance onte, ipon ng pang Bali, o punta sa Bali. Wow, Bali. Ganyan. Bali, eh, traveler nga. Balibago. Diba? Balibago, Angeles. Diba? Balibago. Balintawak, ganon. Oh, tapos alimbawa naman family oriented ka, basta masuffice yung needs ng family, like yung mga basic needs tsaka konting luhong konti, okay na sa'yo. Meron naman tayong mga career driven na gustong umakyat sa freelancing ladder na from being general VA hanggang sa magkaroon ng specific niche. Yun naman yun naman yung goal nila. Hindi naman, siyempre, sama na doon yung pag-increase ng pera. Meron namang meron namang business-minded na they will start with freelancing, then take every opportunity and whatever they learned para mag-put up ng business, may it be freelancing related or not. Doon napapasok yung habang kumikita sila, nag-i-invest sila sa labas, like real estate, mga insurance scammers, mga ganyan. So, iba-iba. Pero mamaya, pwede natin isa-isahin yun. So, babalik pa rin doon sa basic na bakit ka nag-freelance and ano yung lifestyle mo. Laging kailangan konektado yun. Yung reason mo kung bakit mo to ginagawa. And then, dapat, habang ginagawa mo to, in line pa rin with your chosen lifestyle para hindi ka mainis or hindi mo ma-feel sa sarili mo na napipilitan ka lang gawin to dahil kailangan. Ipasok din natin yung sinabi natin last episode ba yun o nung isang pang episode, yung parang paghahanap ng niche mo, hindi yun sa kung ano yung malaki yung kita. So parang ganun yung gagawin mong additional income stream sa'yo. Dapat, wag lang yung basta malaki yung kita. Yung kaya mong panindigan mo hanggang dulo. Oo. Na hindi ka maiinis. Ayan. Or kapag dumating na yung mga challenges, susuko ka na kasi ayaw mo na, naiinis ka na. Kasi pag gusto mo yung ginagawa mo, kahit ang daming challenges dyan, dead ma, harapin mo yan. Harangan ka man ng sibat. Tsaka hindi mo siya mapapansin eh. Correct. Enjoy ka eh. Yun kasi naman talaga yung purpose eh.
para kang naglalaro, 'di ba? Hindi mo napapansin na nag-aano ka ng challenges, tapos inaano pinapilitan mo talaga yung strategy mo, inuulit-ulit mo dahil nag-e-enjoy ka. Parang ganun lang din kung nag-e-enjoy. Saka interesting siya sa iyo, hindi ka nawawalan ng gana. Mm-hmm. Kasi yun yung challenge din kapag pare-pareho yung ginagawa mo. There comes a point na ayaw mo na siya kasi umay na umay ka na. True. So, madali mo yan. Like, yung kailangan siya i-anchor nga rin sa why at saka yung lifestyle. Ayun, so, hello, eh, paano ba to? Pag may dumadating na nag-hello, mamaya na lang tayo mag-hello sa kanila. Ah, sige. Pero may hello po namin mamaya kayo. Hello, Van. Hello. Ay, hello. Nag-hello naman ako. Ay! Wow, hello. Akala ko ba? Walang, hello. Hello, my fellow waray. Ay. Sino ba to si Jet Li? Ngayon lang nanood. Bastos yan, Jet Li na yan. Eh. Nag-reklamo. Tapos ngayon lang manonood. Basher! basher! Yung pinaka number one basher natin ngayon. Oo. Siya yung late sumali. Pwede palang maging welcome ang basher, no? Oo. Yung tipong hinihintay mo yung basher mo. Oo, true. Eh, kanasan ba si Donna Marie? Ba't wala? Ay, absent. Shoutout daw, kanina ka pa namin pinag-uusapan. Kanina ka pa, no? Shoutout ka dyan. Sigawan ka namin, bet mo? Malakas pa naman boses namin ni Jepoy. Si Nizza lang ang mahinihin ang boses dito, eh. Mahinihin oo naman. Sa pulang lipstick mo na yan, kalokohan. Pilingerang pala ka. Pa-virgin kasi si Adam, oh, kaya ayan. Pero sige, share natin ngayon sa mga nanonood sa atin. Ano ba yung personally ginagawa natin ngayon? Para lang maintindihan din nila kung saan tayo nanggagaling. Ano yung ginagawa natin ngayon para i-diversify at saka damihan yung revenue streams natin? So for example, sige, ikaw muna, Madam 50 Shades of Grey. Baka kala nila kumukha ko si Anastasia, 'di ba? Okay. Hindi, kasi po yung ano po nila. Yung sasabihin ba natin, Nizza, kung bakit? Hi. Sundan niyo po ang Facebook page ko para malaman. Balik tayo sa topic. Sayang ang oras nila. Charot. Oo nga eh, baka magalit sila. Ayun. So sa mga nanonood, ganun lang po tayo. Parang daanin na lang natin. So, ayun. Hindi kasi, yun naman talaga yung ano eh, yung original. Simula natin eh. Oo. Na parang nagdadaldalan lang. Parang normal three friends. Wow, friends kami. Yes. Normal three people. Make sure natin na babalik at babalik tayo sa topic. Pag sobrang... yung parang kami make sure natin na every episode meron at meron silang matututunan. Mm-mm. Parang simpleng kwentuhan pero may something ganon. Ayan. O sige, madam, sabihin mo na kung ano yung ayan. Yung style. Kung ano yung tinatahak mo ngayon. Ayan. O sige. Since pamilyado akong tao, so, nandun ako doon sa mga category na binanggit ko kanina. Nandun ako sa family-oriented category. Yung mga category, anong tawag dito? Huwag nyo i-google ha. Gawa-gawa ko lang kasi yung mga category na yun. Wala akong reference. Nag-disclaim. Gawa-gawa. Hindi, based... Gently, google mo na. Based on ano lang yon, observation lang yun. Kumahanap ka ng ibabash. Ibabash sa yun ni Jet Li. Sorry, teka. Never put your eggs sa basket ng iba. Oh, nadinugtungan niya yung ano ko. Anyways, ano ba yan? Nawawala na naman tayo. Sige, babalik na ako. Ayun. Babalik ka na, sige. Since pamilyado ko, nandun ako sa kategorya ng ano, family-oriented. So for now, majority ng income ko is napupunta sa expenses namin sa bahay. Income namin both. Kasi si Jowa din nag-freelance. So, income namin napupunta sa bahay. Huwag ka nga nagme-make face dyan, Jepoy. Nandidistract ako. Inaano mo na naman ako. Ayun. Tapos, expenses sa bahay, expenses ng tatlong bagets, kasi silang tatlo nag-aaral na. And then on the side, konting parang investment and ipon sa konting real estate, like bahay, tapos may na-offer sa akin na
pwede kong mabili in an installment basis na walang mataas na interest and parang pay when able. So, syempre, ginrab ko na siya, di ba? Yung mga ganun. So, dun umiikot at dun napupunta lahat ng income ko. Personally, wala akong malaking savings na money. I don't believe in savings kasi gusto ko siyang umiikot. I don't believe in magsisave ka ng malaki tapos nakatambay lang siya dyan na pwede namang may kapuntahang iba. So, hanggat nakikita ko ng opportunity to invest sa some real property na pwede kong pwedeng mapakinabangan naming mag-anak in the future, doon ako pumupunta sa ngayon. And kapag yung medyo maliliit na investment, jewelries, yung mga medyo may value ng konti, para in case of emergency, like sobrang may bigla ang super need, mas madali siyang i-convert into money. Andiyan lang si ano, si Maring Luwilier, di ba? Na pwede mong isanla anytime and mababawi mo din naman agad. So, ayun, yun yung mga naging mga mini investments ko for now. Sorry yung aso ko, maingay. Saktan mo, charot. Joke lang. Kasi nanganak yung pusa ako sa taas, binaba dito yung dalawa dahil ginugulo daw nila. Oo. Sabi ko nga sa kanya kanina nung sinabi niya nanganak yung pusa, carry niya bang mag-live? Kasi kung ako yan, ika-cancel ko si live. Kekemehin ko si Muning. Pero, kasi ang dami na natin in-announce, sana nakakahiya naman sa kanila. Ayun. So, ayun lang yung mga, yun lang yung mga. Tapos, natitingin pa ako ng iba pang pwedeng mga maging investments na mahuhulugan or what. Long-term goal ko is to put up a company in the future na magiging parang cooperative or partnership. Wait lang, sa likod ko. Sige lang. Yon, parang cooperative or partnership with the other freelancers na hindi yung para siyang agency pero yung kalakaran, hindi siya agency type na pagkakakitaan ng business mo. Parang merong profit sharing na magaganap. Ayun. That's a good thought, cooperative. Kooperatiba, maganda 'yan. Para yung profit sharing hindi nagko-concentrate sa may-ari lang. Yung parang halimbawa 50% ng income mapupunta sa bukod dun sa mga hourly income nila, like 50% mapupunta sa charity or institution na sinusuport, and then the rest of the 50% is madi-divide sa everyone, parang siguro based on performance or based on whatever, pero syempre hindi dapat equally kasi layo na nung sinasabi ko. Hindi dapat equally kasi syempre parang hindi naman fair sa mga nagtatrabaho ng ayos at sa mga hindi nagtatrabaho ng ayos. But anyways, yun yung long-term goal ko. Pero sa ngayon, medyo malayo-layo pa siya sa kasi sigurista akong tao. Alam ni Jeff and Nisa yan. Sigurista akong tao. Hindi ako basta susubo sa something na hindi ko pinag-aralan na mabuti at hindi ko sinigurado na mas maliit yung magiging loss if ever na mag-fail kasi ayokong nandadamay ng ibang tao sa failure ko. Kung ako mag-fail, ako na lang mag-isa, okay lang. Madaling bumangon ako lang mag-isa. Hindi kaya ng konsensya ko na nang dadamay ako ng babagsak na kasama ko. Yun lang. And I thank you. Totoo yan naman, pinag-aaralan talaga ni Mian bago siya pumasok sa isang bagay. Love life lang naman talaga hindi niya pinag-aaralan. Hindi kasi pinag-aaralan niyan. Chinochore na lang yan, tapos tapos na. Okay na. Okay. So ako naman, chinochore na. Okay. So ako, bagong word yun eh, chinochore na. Okay. So ako kasi, medyo iba yung kwento ko kasi nag-freelancer talaga ako bago ako nag-online freelancer. So ano bang ginagawa ko? I'm a freelance college lecturer. So, hindi lang ako sa isang college nagtuturo. Doon talaga ako nagsimula as a freelancer college lecturer. At a time, dalawang eskwelahan yung tinuturuan ko. Siguro around 6 preparations, meaning 6 subjects. So, punong-puno na yung linggo ko noon. No? And then, I decided to try online freelancing na. So, doon na pumasok yung pagiging instructional designer. And then, nagsimula na rin pumasok yung pagiging training consultant ko. So, I'm currently a training consultant for major companies, mostly retail. So, yung mga malalaking brands na nakikita nyo sa mga mall,
Malamang sa hindi, training consultant ako niyan. So ako yung nagde-deliver ng courses tsaka gumagawa ng courses. Plus, ako din ay executive comms coach. So yung mga VPs, mga expatriates galing sa US, dun, pag hindi English yung primary language nila, so kinukuha nila ako to coach them English. Kasi alam ni Rhea to, ang dati kong trabaho ay sa BPO, ako ay isang accent and communications coach or trainer na naging training manager, training supervisor. Oh, diba? So, doon umiikot yung aking freelancing. Hindi pa siya ganun ka-passive kasi, in a sense, passive siya kasi hindi ako naghahanap ng contacts. Hindi ako naghahanap ng contacts when it comes to my trainings or to my teaching or sa executive comms ko. Hindi ako naghahanap ng contacts. Most of the time, siguro 90% of my clients, sila yung lumapit sa akin. And then, ang ginagawa... Walang bakante. Oo. Mm-hmm. Ang ginagawa ko kasi talaga is I maintain very good relationships. Like for example, sa SOFA, where I teach, if you're familiar with the School of Fashion and the Arts, magwawalong taon na akong teacher sa SOFA. Doon sa mga clients ko, ang pinaka ko ng matagal na engagement is 5 years. Magpa-5 years na ako dito sa bago, sa isa kong retail client. Sa comms coach ko naman, naging coach ko siya for 2 years. So ako, ang ginagawa ko is, hindi ako passive in a sense na kailangan kong magtrabaho to get the income, pero hindi ako active in a sense na active akong lumalabas kumukuha ng income or ng leads. Sila yung kusang lumalapit sa akin. So normally, sino yung mga lumalapit sa akin? Mga naging trainees ko, mga naging office mates ko, mga naging estudyante ko that work in different corporations right now and know yung field of expertise ko. Kasi yung field of expertise ko talaga is communication soft skills and customer experience. So doon umiikot ang trainings ko. So ang key sa akin in diversifying my income is maintaining very good relationships with previous office mates, previous colleagues, and current clients. Yun yung susi sa akin. And siguro later we can share paano ba ginagawa yun. Kasi doon ko nakukuha yung yung revenue stream ko talaga. Doon sa apat na yun. Ayun. Meron akong unang-unang tip dyan kung saan nakukuha yun. Huwag kang mga mamaya ka na muna. Job mo. Ayan, alam na natin, sinabi na natin yan. Nabanggit na natin yan eh. Huwag mong maulayin yung mga dati mong trabaho. Singit lang natin kasi diba, ina-encourage natin sila makisama sa discussion. So, kung hindi hello at kung meron siyang shinare, ilalabas ko lang dito para isingit natin siya. Para kasama sila sa conversation. So, ito si, Flo? Flo, ba? Salalino. So, grabe ka raw, Jet Li. Yun pala yun. Sabi niya, ako po, ginagawa ko sa sweldo ko, napupunta sa tuition ng mga anak ko. Tapos, ito yung sabi niya. Parang nagdadalawang isip nga ako kung i-push ko pa ba sila sa private. Kasi ang hirap pag mawalan ka ng trabaho, di mo inaasahan. Ayan. Eh kasi yung concept yan na private and public, as a teacher, walang pinag-iba ang learning sa private and public. Yung facilities lang or what, pero it's not a measure of future success kung public o private mo sila pag-aaralin. True. So pareho kami ng comment yan ni Jeff bilang nanay. Actually ako, ililipat ko na rin next year yung mga anak ko sa public school. Not because of financial reason, pero sa totoo lang kasi, mas maganda ang curriculum talaga ng public schools. Nasa estudyante yan, and nasa teacher. Pero hindi mo rin pwedeng isisi sa teacher. Kasi maraming estudyante talaga. So, nasa parents yan. Pero, kasi ang target namin is yung mga state universities na malalaki. Kaya, mas gusto kong sa public school sila ipasok. Tinetest ko muna kasi kung yung personality nila is someone na makakasabay kung saan sila mas makakasabay kung sa environment ng public school or ng private school. Katulad ng panganay ko, the reason why nag-stick siya sa private school kasi kilala ko yung ugali niya, madali siyang masway. So, mapunta siya sa wrong group, most likely. Oo, mahihirapan siya. Sasama siya. I mean, mapunta siya sa wrong group.
pwede siyang mapariwara. So, mas tutok ako sa kanya. So, namili ako ng school na mayroong maayos na environment kasi sa bahay, mapanghahawakan ko yung environment niya. Paglabas, dun ako hindi sure. Kaya, kailangan ko mamili ng environment na medyo lesser evil kung maga sa lahat ng evil environment sa buong paligid. Kailangan ko mamili ng lesser evil. So, dun sa dalawa kong maliit, medyo strong yung personality nakikita ko na feeling ko kaysa public kaysa private ko yan din nila magsistick sila sa kung ano sila kaya ready na sila para ilipat ko ng public school next year kasi ang target ko talaga yung pag nag high school sila and nag college is yung mga medyo mabibigat na public schools and mga state colleges na medyo mabigat din naman pagdating ng college. Yun yung target ko. Kaya gusto ko silang ilipat ng public school. So, depende. Kung cost and cost din lang naman yung pag-uusapan, eh, syempre sa public school ka na. Pero, make sure na kaya mong tutukan yung anak mo. Kasi kung iaasa mo sa school, yung lahat, pagdating sa anak mo, tapos, pag napariwara, maninisi ka ng teacher o ng school, or ibabash mo, ilalambas mo sa teacher, ilalambas mo sa school, parang hindi naman tama. Kasi, major, pinakamalaking responsibility talaga pagdating sa bagets, eh yung mga anak, tayong mga magulang. So, kasi hodang i-public mo siya, i-private. Depende sa yan. Parang sa akin, lifestyle okay. Choice yan eh. Maisingit lang, no? Naman, may nagtatanong lang. May Maria Maristela de los Reyes, may paid course po ba kayo, Sir Jeff? Nakita ko po kasi may FB group po kayo. Omien, ikaw makakasagot niyan. May paid course ba ako? Wala siyang paid course. Actually, dati, parang 2 years ago, pero 2017 yan, di ba? Nag-isip namin yan before kami maging aware dyan sa mga kineme guru na yan, mga kamote gurus na yan. Nag-isip kami na mag-put up ng parang e-school since ang niche talaga ni Jeff is into e-learning and isa siyang batikang instructor ever since before pa siya mag-freelance and all katulad na na-explain niya kanina. So, naisip namin na magganyan and mag-share ng syempre may mga part na free tapos yung mga medyo advanced na yun yung ipe-paid course namin. Tapos, as we go along, we realize nawala yung paid. Nawala yung paid kasi na-realize namin na parang nagsa-start pa lang kasi kami nung time na yun eh. So parang na-realize namin na, sabi ko nga sa inyo, may pagkasigurista akong tao. Hindi ako basta-basta magpo-push ng something na hindi ako super sure. So as we go along and we study things na pinag-aralan namin ng mga kapaligiran, tapos dito ko na nga nalaman yung mga tungkol sa mga kwento ng kamote guru. Sa Freelancer with the Heart ko lang na-realize na may mga ganyan pala talagang tao. Hindi ako aware. So naiintindihan ko yung ibang tao kung bakit sila nahuhook or natatrap sa mga ganyang kamote gurus kasi hindi nila alam na pwedeng pala talagang gawin ng mga tao yun na may kamote sila para perahan ka. Ito na lang. Last question na lang kasi mukhang may question on my credibility and integrity. Wala akong paid courses. I don't have online courses. Mm-mm. I have a couple of webinars recorded pero all of those were free and have nothing to do with freelancing. Aside from a 3-part 30-minute series that I had with Rhea before, pero all of those were free. I don't do online. The most that I do is create the courses and create the production of the courses. If I have an FB group, siguro, it would be Toastmasters, which is an international public speaking and leadership organization. And it has nothing to do with freelancing. So there, just to clear things. Ayun, at saka, very, very short, I'm doing this not because Jeffrey's my friend or what, pero if you are, since medyo related talaga sa e-learning and all yung ano niya, pwede nyo talagang maisipan na may balak siyang mag-put up ng paid course in the future, but wala na akong oras. Trust, diba? And then, tsaka, parang trust our judgment, Nizza and my judgment. Alam nyo kung gaano kami kagalit sa mga ganyang eksena. So, do you think if he is someone who would do that in the future, do you think pagkakatiwalaan namin siya, di ba? Parang, I've known Jeff for like more than 3 years, I believe. And 10 years. Di ba? For 10 years. More than 10 years. Di ba? I've known him for more than 10 years. And kung alam ko sa sarili ko na yung talawa siya sa ipinaglalaban ko, namin, whatever,
do you think tatagal kami ng 10 years, 'di ba, na maging friends, personal friends? So parang yun lang naman. Trust our judgment na lang kasi we're doing this not for ourselves. Kasi kung ganun, kung sa amin lang, eh madali naman mag-decision eh, 'di ba? But still, we're thinking dahil jumoy na kami sa group na 'to, panindigan namin, 'di ba? Kung ano yung pinaglalaban ng group, syempre. Kailangan naming panindigan. And kung hindi kami agree or hindi siya agree, hindi ako agree sa ganitong pinaglalaban ng group na no to paid courses, edi sana matagal na kaming umalis. 'Di ba? Wala naman ako ako mapapala para makipagplastikan. Yeah. Hindi naman ako binabayaran ni Nizza. Just to end lang the question. Kasi hindi naman na siya. Nakakairita na. Sige, i-end na natin to, ha? Kasi last na lang, Nizza. I guess last na lang, Nizza, is that walang reason for me to create a paid course kasi that's not my thing. Ang trainings ko ngayon are with clients off-site and yung website ko and the page is already down because hindi ko nga siya na-sustain kasi I was very busy. So, walang reason. I have no plans now, no plans soon. And if there were any, si Nizza or si Rhea na yung mismo na mag-aalis sa akin dito sa grupo. So, and there is no need to attack anybody here kasi ako, alam ko, ako naghingi ng pabor sa kanya para gawin tong webinar na to. So, hindi ko lang alam kung ano yung nakita nyo para kailangan umatake sa isang tao dito. Which naman is, siguro alam nyo naman na ayoko sa paid courses. And siguro naman, tinanong ko siya. And alam ko yung talagang napag-usapan naman na namin kung ano ba talaga yung balak niya. So, ayun lang po. Sana wala namang atakihan ng ganyan. So, anyway, sinabunutan ko na yung sarili ko dito. Ano ba yan? Na-stress ka daw. Gusto ko lang nilawin na hindi siya, kung hindi ko alam kung ano kasi yung iniisip nila, pero hindi si Jeff ang lumapit sa atin para mag-webinar na ganito. Ako yung lumapit sa kanya, naghingi ng tulong. And ginagawa niya to, hindi naman niya obligasyon to to help people. Pero siguro naman kung pinanood niyo yung episodes 1 to 7, mas marami na yung ibigay niyang value. Dahil sa lahat naman ng hiningan ko ng tulong para mag-live video, walang umabot ng episode 7. Episode 2, episode 3, ganyan. So, episode 7. Kung umabot tayo ng episode 7, it says a lot. So, hindi man dahil maraming nanonood, merong puso yung dalawang kasama ko ngayon na tumulong sa mga newbies at magbigay ng kung anong kaya nilang ibigay. Dahil umabot ng episode 7 eh. Kasi kung hindi talaga buo sa puso nila yun, edi episode 2 lang din tayo. At saka hindi ko kakayaning mag-podcast habang nakasakay sa tricycle papuntang ospital. Sige, let's go on na. Sorry to everyone that's listening. Na-derail tayo nung mahiwagang question na yun. I just had to clear that up. Hindi, na-off lang ako masyado. Masyado akong na-irita na talagang pinagkadiinan niya pa kasi. Ayun. Diba? Hi kay King Paula. So anyway, balik tayo doon. Dahil kanina ayaw rin akong pasingitin ni Madam. So doon tayo. Yung schooling kasi, hindi siya, naniniwala ako noon. Kasi ako, balak namin siya, yung anak ko, i-homeschool. 5 years old na siya eh. So, yung schooling, naniniwala ako na hindi siya sa private or public, kung mahal o mura. Kasi this year, pinasok namin yung anak ko sa progressive. Kasi akala ko progressive is maganda, matututukan siya ng teachers, ganun. Pero, syempre, kung anak mo, makikita mo yung konting pagkakaiba, di ba? Ay, makikita mo yung slight changes kapag anak mo siya. So, dito sa progressive, hindi na nga siya nag-aaral ngayon, pinull out namin siya talaga. Kasi dito sa progressive, nawala yung confidence niya. Tapos, whine siya ng whine. Tapos, sigaw siya ng sigaw. So, yung parang iyak siya ng iyak. So, noon, nung hindi pa siya nasa progressive, hindi naman siya ganun eh. So, saan niya natutunan yun, di ba? So, definitely, hindi siya sa amin
hindi sa amin natutunan yun dahil hindi ganun sa bahay. And nung before pa siya mag-progressive, maayos naman siya. So, doon niya nakuha. Hindi ko gustong manisip, pero hindi ibig sabihin lang noon, hindi para sa kanya yon or hindi swak sa personality ng anak ko yung ano, hindi swak sa personality. Saka ang maganda from a teacher's point of view. Maganda din kasi yung sa ano, sa public kasi nga naiiwasan yung helicopter parenting, yung kasi ngayon sa private, lalo na ngayon sa college, in-experience ko na yung nanay ang or mga tatay yung lumalaban sa battles ng anak. Masyadong nabe-baby. So, sa public kasi talagang anak mo matututo talaga. Matututo talaga yung anak mo. O, yun. Sige, balik tayo. Ikaw naman, Nizza, anong ginagawa mo for passive income? Ayan. Ah, yun pala yung topic natin. Oo. Pinabot lang natin yung comment. Yun pala, parang nag, ano, kanina ginaji kayo, tawa kayo ng ta. Kaya tawa kayo ng tawa. Kanina ginaji kayo. Ako din pala. Ah, ikaw din naman, ginaji ka rin eh. Muntik na ako mag-super saiyan eh. Ah, sige na. Go. Ayun. Baka bumalik na naman tayo doon. Go na. Anyways, ayun. So, yun. So, sa mga nanood ng mga past videos natin, yung nasabi ko na before na iba yung personality or yung pag lifestyle atake ko sa work kaysa dun sa kanilang dalawa. Kasi ako, mas gusto ko yung flexi time. Sila, mas gusto nila yung may hours na routine. Parang pag kunwari, nilagay nila yung oras na to, alam nila sa oras na to, work na. So sa akin, hindi ubra yun. Kasi parang kahit na nakaupo na ako dun, alam kong work na. Hindi talaga lumalabas kung wala talaga sa mood. Kasi kunwari nga, writer ako. So kahit na sabihin mo sa utak mo na time to write na, kung wala pa talaga sa wisho, kung wala ka pa momentum magsulat, hindi ka talaga ubra. So, ang naging solution ko dun, pumasok ako sa yung nagtayo ako ng mga hindi naman tayo, nag-start ako ng mga maliliit na businesses na trial. Yung parang pumasok ako sa noon, yung unang clients ko noon ebook writer ako. Ghostwriter lang ako. So, yung sinusulat ko binebenta nila sa Amazon, sa yung Kindle books. Ayun. So, nagsusulat ako doon. Tapos, ghostwriter ako. So, pangalan nila yung nakalagay doon. So, habang ghostwriter ako, minsan, chinichika ko yung, ano, actually, may isa kasing client na malandi. Na, malandi talaga. yung word talaga, yun, no? Nanggaling lang sa kung sa. Doon lang nanggaling sa kung saan. May isa kasing malandi. Gusto ko yung pagkakasabi niya ng malandi eh. Kaswal na ako. Uminit yung ulo ni Nizza eh. Lumabas yung malandi. May isang client kasi na parang gusto niya manigaw noon. Ah. Tapos, sabi ko nga, may anak na ako. Tapos sabi niya sa akin, just tell me you don't have a husband. So, ang ganda, ang asim. Ang asim-asim. Asim. Lang kami. Tapos ang ginawa ko, inalam ko yung ins and outs ng business, di ba? So siya pala, pumapasok siya, under may training siya. Yung training niya, kung paano magbenta ng ebook, paano yumaman sa Amazon, ganun. So yun yung training niya. Ang ginawa niya, tinuro niya sa akin lahat ng natututunan niya doon. Habang dinadalda niya ako. Kasi kapag dinadalda niya ako, nagtatanong siya ng personal. Nagtatanong ako ng work-related. Diba? Work-related. Galing sa segue. So work-related. Hindi nasagot naman niya. Para siguro humaba yung conversation niya. or sasagutin niya para ano, para makapagtanong din siya ng ano. Pero bagay-bagay. So, yun yung naalala ko, tuloy natawa ko. So, yun nga, yun yung ginawa ko. So,
hindi ako nagtayo ng super big business na talaga mauubos yung oras ko. So, ang ginawa ko, habang nagtatrabaho ako, nag-set aside ako kahit 1 to 2 hours a day or several hours a week lang, sinubukan kong gawin yung mga business nung client ko. So, nakapagbenta na ako ng e-book sa Amazon, ganun. So, maliliit lang naman yung kita niya. Pero, dahil tinanim ko siya noon pa, monthly, may nakukuha na ako ngayon. Kahit hindi siya 6 digits, malaki na rin siyang tulong. Like, kunwari, nababayaran niya yung kuryente, cable, internet, ganun. So, parang bawas ano na rin sa'yo. Tas, makatulong man lang. Oo. Yung after e-book, yung naman naging client ko, website owner siya. So, ang ginawa ko, inalam ko rin yung ano. Inalam ko yung palakaran ng buong nung ginagawa niya, yung website niya, ganun. So, ang ginawa ko naman, siya naman kasi American political website sa Amerika. So, ang ginawa ko, dahil alam ko, nakita ko doon sa business niya na mataas ang kita ng website pag sa US, yung ads. Ang ginawa ko, gumawa ako ng US website din, pero entertainment, hindi political, para walang conflict of interest doon sa client. Pero nasubukan ko siya ng maliit. So, nagbibigay rin siya ng passive kahit papano. Doon sa ano. Hindi naman kasi kailangan, hindi naman kasi kailangan malaki. Agad-agad malaki. Hindi naman kailangan talaga. Kasi, yun nga eh, hindi talaga, ano, babalik tayo dun sa saying ni Madam na don't put your eggs in one chicken, mga ganon. Kasi, lalo na sa atin sa freelancing nga, na hindi talaga siya pang matagalan in a sense na, hindi mo kasi alam kung bukas may kliyente ka pa eh, no? You're only as good as your last gig, kumbaga. Ganon ka lang kagaling. You're only as good as your last job. So, ano kaya yung mga tips na pwede nating ibigay para magsimula silang i-diversify muna yung income nila. Kahit hindi muna yung mag-passive agad kasi ano yun eh, kumbaga medyo kakain ng oras sa simula yun eh. Pero ano yung mga pwede nilang gawin para magsimula sila or makagawa sila ng bagong revenue stream provided na stable na yung online freelancing stream nila. Mm-mm. Ano kaya yung mga pwede nilang gawin? Ayun. Meron akong mga nakikita sa mga ibang tao, pero hindi ako yung gumagawa. Like, meron akong kakilala, since nag-work siya sa gabi as freelancer, nag-put up siya ng small computer shop hanggang sa padagdag siya ng padagdag ng units. So it's another income for him. Tapos meron namang iba yung nagsa-start na mag-franchise ng maliliit na food cart na siyempre, may tao naman yun, hindi naman silang kailangan magluto ng siomay, may iba naman maglulutan ng siomay at magtitinda ng siomay for them. Pero at least, they're starting to earn. And yung mga food carts na maliliit, maliliit lang naman yung mga franchise niya ni. Merong parang as low as 30,000 yata. 20. Mga ganun lang. So, pwede kang mag-start doon and then, alam mo yun, tas, depende sa lifestyle mo talaga kung ano yung kaya mong i-handle. Maraming kasi option. Kahit na ano yan, pupuntahan mo pa rin yan eh. Babalikan mo yun. Meron day pa rin sa isang linggo na pero kailangan mo puntahan yung stall mo kahit na may ibang namamahala doon. Kasi yung usually, meron na siyang kasamang training nung tao na ipapasok mo para magbantay doon. Tapos may kasama na siyang uniform, may kasama na siyang initial stocks, gano'n. So yung training nung tao na yun, kahit na siya yung nakabantay doon, meron ka pa rin araw na kailangan nagpupunta ka doon and nagtatali kayo. Hindi lang siya once a month na pupuntahan. So, kailangan rin pupuntahan mo siya kasi business mo pa rin siya. So, yun. So, mag-check hindi ng inventory, basta, ineme. Hindi lang siya basta yung iiwanan mo. Mm-mm. Oo, kasi baka naman ang iniisip na iba sa passive income is ano, yung baga sisimulan mo pero iiwanan mo. Kikita na siya ng mag-isa. Hindi yun eh. Hindi ganon totally. Hindi mo pwedeng iwanan totally. Oo. Possible no sa long term kung itatanim mo talaga and e-effortan mo talaga ngayon. Pero yung agad-agad na passive agad tas wala ka namang in-effort. Medyo ako ang una kong tip siguro kung
Sige, mauna ka na, Nizza. May kilala ka. Sinit ko muna yun kasi kasama yun. May kilala naman ako sa stock market naman. Pero hindi siya yung malakihan. Hindi siya yung malakihan na nag-iiwan doon tapos kukunin. Parang meron lang siyang isang company na binibilhan. Tapos pag umangat na, kukunin na niya. Tapos every payday, nagbibili lang siya doon sa company. Meron lang siyang mga inaalaga ang company. Tapos pag kunari, kahit kumita lang ng 50 pesos per ano, per bili niya, or 50 pesos per, paano ba yun, unit o per stock. Oh, kung ano man yun. Hindi ko rin siya alam. Okay na, kukunin niya. So basta yun, yung basta kung saan kayo mas, kung saan yung lifestyle niyo. Siguro siya kasi mahilig siya sa gano'n. So, mahilig siya mag-ano. So, doon siya napunta. Lifestyle. Saka yung income na pwede mong i-dispose. Ako, ang tip ko siguro una, yung pinakamadali for anyone na walang kinalaman sa pera is wag niyong oolayin yung mga dati niyong kasama sa trabaho, mga dati niyong kakilala. Kasi, ano siya eh, doon nagsimula eh. Lahat, kasi skill-based ako eh. And lahat naman tayo skill-based. Doon nagsimula yung freelancing ko nung sa online na anong tawag dito na because nga of my previous nakakilala. Network, build your network, wag hayaang mawala yung mga networks nyo kahit gaano pa kayo. Sabi ko nga eh, parang 'di ba alam mo yan, Mien, kahit kinasusuklaman mo pa, kahit gaano pa siya kinahihate, don't hate people kasi when you hate people going up, yung mga isinumpa mo nung pataas ka, yun makikita mo pababa eh, and kakailanganin mo sila. So never let go of any of your contacts. Yun yung lalo akin kung wala muna. Naman siyang ginagawa sa iyo. Oo. Tapos hate never hate burn. May ganun eh. Oo. May ganun talaga yung parang wala naman siyang ginagawa sa iyo pero inis na inis ka sa kanya. Or kahit naman may ginawa siya sa iyo. Kahit may ginawa siya sa iyo pero matagal na. Or wala naman pero ng bearing. Kung kailangan nyo mag-work together, be as professional as you can na lang. Oo. Kasi you need other people. Don't bring your personal issues. Yun, eh. Correct. Basta never let go of your networks, meaning yung mga kakilala nyo dati sa office, mga na-meet you on the streets, mga ganun. Kasi I think isa sa mga pwede talagang gawin ng mga freelancers natin is yung online na ginagawa nila, dalhin nila sa labas, dalhin nila sa Manila, sa city nila. Mm-hmm. Kung accountant ka online, I'm very sure maraming naghahanap ng accounting services. Kung SEO ka online, maraming maliliit na negosyo ang naghahanap ng SEO person. Na ano, so pwede mong dalhin logo, yung ginagawa mo. Nagawa ka na logo? Pasukin mo yung mga new businesses, di ba? Oo. Pwede mong dalhin yung ginagawa mo sa online, pwede mo siyang dalhin sa labas. It's just a matter of, yun nga, keeping your networks. Pangalawa, letting people know. Siyempre, kailangan ipaalam mo na ito yung mga kaya mong gawin. So, I think sa akin yun yung unang magandang simula. Marketing yourself, pardon pa rin papasok. Hindi naman mawawala yun eh. Yung meron kang idea, ano yung saying mo? Ito na naman tayo sa mga saying niya. Idea mo? How can you sell yourself if you don't have a self? We don't have a self. If you don't have a self. Kahit gano'ng paganda yung idea mo, kung hindi mo siya kayang ibenta. Sa akin yun, sa akin yun. Ibenta. Sa akin yun. Sa'yo yun. Present. Kasi matalino yung comment na yun eh. Kung gano'ng idea mo, or kung gano'ng kakagaling, online, kung hindi mo siya kayang ibenta. Kung hindi mo siya kayang ibenta. So, yun yung... Hindi ka magsasucceed offline. Natin, kasi hindi natin sila pwedeng sabihan kung ano yung pwede nilang gawin o kung ano yung concrete na kailangan nilang sundan step by step. Ang pwede nating sabihin is kung paano nila gagawin. After. Oo. And yung ano nila, options nila. Kung paano ba. Kasi yung paglabas mo online to offline, ang pinakamalaking pwede mo talagang gawin dyan is your ability to communicate your services to people and bakit kailangan nila. Nahuhuli lang naman kasi tayo sa Pilipinas eh. Pero eventually, kung ano yung ginagawa mo sa ibang clients mo sa ibang bansa, darating at darating din yun sa Pilipinas eh. Gagawin at gagawin din yun dito. Like for example, e-learning. May gumagawa nun. Oo. For example, e-learning, hindi pa siya masyadong mabenta ngayon kasi sa mga kumpanya, traditional trainers pa rin yung hinahanap, yung face-to-face. So ako, pagka may client ako,
practical sinasabi na I'm an e-learning producer, instructional designer ako, kaya kong gumawa ng e-learning course, tas kaya kong magpatakbo ng e-learning program. So, maraming nagugulat, tinetek na hindi pa siguro, hindi pa ready. Mm-hmm. Sabi ko, okay lang. Kasi at least sinabi ko na na even before siya mangyari dito, alam na nila that there are people na nagagawa yon. So, hindi naman necessarily ako yung hanapin nila, but there are more of us, marami din kami na gumagawa naman nito dito. So, it's a matter talaga of being able to sell yourself na ito yung ginagawa ko, kaya ko itong gawin, and paano mo siya ibebenta, no? Kung paano ka nag-i-interview sa mga client mo online, ganun din yung gagawin mo offline. It's just a matter of changing kung sino yung audience mo. Mas maganda pa nga dito, mas may capacity ka to meet them eh. Oo. Kasi pag na-meet kasi, mo sila, nakipag-kape. Mas, kape tayo. So, kung... mas nakukumbinsi mo, oo. Oo, mas makikita kasi nila minsan yun. Kape tayo, malandi. Oo, so, hindi ko sabihin, kung makapag-set ka ng meeting sa office nila, maipresent ka ng maayos, mas maganda siya. Mas may chance ka na maikonvey ng maayos kasi makikita yung facial expression mo, makikita kung... Paano ka magsalita, paano ka kausap. Tao. Ayun. Nanahimik lahat. Oo nga. Natahim na, nadala sa ganda mo eh. Ba't ako si Nizza yun? Siya yung may, man, siya yung may malandi client eh. Siya yung may malandi client, diba? Oo, yung may malandi client eh. So, yun nga, yung online to offline, nabanggit na natin, yung mga negosyo na pwede niyong gawin, nabanggit na din natin. Yung negosyo kasi, no, sila naman magdi-decision yan kung sino ang, kung ano yung pwede nilang gawin eh. Hindi naman din natin pwedeng sabihin. Pero Nizza sa'yo... Meron din pala, pwede nilang tingnan yung ano. Kasi dati, nagsulat ako dun sa Business News Philippines. Natuwa ako kasi nung may time, isang buwan, nagbukas ng category yung client about investments. So, dapat lahat ng sinusulat ko about doon. So, habang nagtatrabaho ako, natututo ko. So, ang pinaka-inaano nila doon is yung mutual funds. Mutual funds. Ano yung isa? Kalimutan ko. Ano ba? Hindi ako nag-research ngayon. Treasury bonds, ganun siguro, mga ganun. I don't know. Hindi may sasagot yan. Pakisagot ako. Basta mutual funds, kung ano man yun, mutual funds. Sa mga bangko, tapos yung mga investment products. Oo. Mutual funds kasi, parang per mga unit ITF, mo siya bibilin. Ayan, ITF, yun. Oo. Ang galing mo talaga. Ayun. So, yun. So, yung mutual funds kasi, per unit mo daw siya bibilin. So, hindi mo naman kailangan ng malaking pera. Parang kahit na 10,000 yata, 5,000. 5,000, alam ko 5, sa BPI, 5,000 ang pinakamababa. Oo. So, pwedeng, kunwari man, 2,500 lang ang kaya mong i-save a month. Ilabas a month. So, every other month, kuha ka ng ano, ng units. Kung ano yung ano mo, kung ano yung tawag doon. Ano mo. Basta ano lang. Pag-aaralan. Pero katulad naman ng ibang bagay, maglalabas ka or mag-ano ka na ng ibang revenue streams, importante na bago mo pasukin kasi pera yung kausap, pera yung pinag-uusap natin dito, importante na pag-aaralan. Hindi, huwag tayong magpapadala na sinabi lang na ganito na ano, na uy, kasi malaki yung kita dito, ganun. Pag-aaralan muna kasi mga hardies, pera kasi natin yung ilalabas natin eh. Pera yung... So, katulad din ng sinabi namin noon about sa niche, na hindi pwedeng porket kung saan malaki yung kita, is doon ka agad. So, pag-aralan natin, sali tayo sa groups, dahil kahit na paglaban ng gagamba, yung sa steak, may group dyan. Basta hanapin nyo yung... Meron at meron. Meron yan. Ayun, si Jetly sumagot. 10,000 daw pag UITF, tapos 5,000 pag mutual funds. So, pero sigurong ganyan si Jetly. Kasi meron dyan na sa bank. Boy. Meron dyan like... sa bank. Tapos meron dyan na sa mga co-op nila makukuha. So, isisyon lang. Sali kayo sa groups, ganun. Tapos, isang tip na nabasa ko doon,
kapag sa mutual funds, pag bumili ka ng units, kunwari daw, 500,000 yung binili mo. Huwag mong bibili ng isang transaction yung 500,000. Dapat daw mas maliliit na units. Kasi yun yung pwede mong i-pull out yata eh. Agad. So, kasi yung mas mababa yung risk. So kung kailangan mo mag-pull out, hindi mo kailangan pull out lahat. May matitira, tapos pu-pull out ka lang ng konti. So, kahit na daw mapagod ka kakapirma dahil ang dami na maliliit na units. Pirmahan mo lang ng pirmahan. So yun. Nagtitip ako na naman, pero hindi ako marunong nun. So yun. Oy, iko-comment ko lang si ano. Iko-comment ko lang si Jet Li. Para may suggestion siya. First time hindi bashing ang lumabas sa kanyang comment. Yun lang. Charot lang, Jet Li. Si Jet Li ang pambansang basher. Sabi niya, you're friendly basher, sabi niya. At least friendly. At saka ano, I think sa, so di ba nabanggit na natin yung una, kung service yung gagawin mong other income stream mo, importante na kaya mong ibenta yung sarili mo. So parang yung ginagawa lang natin sa online, ilalabas mo lang siya, tapos Pilipino na rin yung kausap mo. Kung mga ganyan, pera, business, ganyan, una siguro pag-aaralan, kailangan pag-aaralan. Pangalawa, huwag syadong magpapadala sa sabi-sabi. And I think pangatlo, importante is pasensya. Yung hindi siya nakukuha agad-agad, like most things, no? Yung, yung pag nagpasok ka ng pera, kunyari ipinangako sa'yo isang taon. Sa ano? Mga ganon. Natutunan ko yan doon sa mga nagsistart ako. Kunwari nagsistart ako nung website, ganyan. Tapos kumita ako ng $5 ngayong buwan. Tuwan-tuwa na ako nun kasi yung pinaghirapan mo at yung pinag-aralan mo, alam mong may kita ka eh. So, yung nababasa mo kahit kumikita sila ng libo-libo dun agad-agad, tapos hindi mo pa maabot, at least lang, alamin mo, na, huwag kang mawala ng pag-asa na hindi pa ganun yung sayo. Ang gawin mo, tingnan mo yung positive. Yung positive side nun is, posible yun. Kumikita talaga. And meron ka ng, posible yun, meron ka ng $5. So, ano pa yung gagawin mo para eventually mapunta ka dun sa path na yun. Ayun. At saka, hindi naman day one, malakihan agad eh. Walang ganun. Kasi, kung meron man nag-o-offer ng ganun na day one, malakihan agad. If it's too good to be kabahan na kayo. Then it's not. Hoy, may nakalimutan akong banggitin. Ano? Nakaloka naman yung hoy. Hoy! Hoy. Parang kanina yung balande, biglang ngayon, hoy! Hoy. Hindi, yun. So, katulad ng sinasabi nilang punta ka dun sa love mo gawin. Nagtayo ko ng sticker shop. So, kasi may ilig ako sa planner, sa ganyan-ganyan. So, ngayon, kapag may umu-order sa akin, hindi ko siya iniinda. Para ako naggagawa lang ng para sa sarili ko. Pero order pa rin. Ginagawa mo lang siya. Pero hindi ko alam. Pag tiningnan mo, okay na pala yung pinita nito. So, parang meron akong portion nung kinikita ko last month sa freelancing. Na let go ko na siya para yung time na ino-offer ko doon dito na sa business dahil bumabalik, nabibigay na niya yung ganong amount. So, ano lang, kung paano kayo mag-grow, tingnan nyo. Tapos kung ano yung investment na, ito pa pala, itrack nyo lahat. Kasi hindi nyo mamamonitor kung hindi nyo tinatrack. Hindi nyo mamamonitor kung may progress ba kayo kahit gano'ng kaliit kung hindi nyo tinatrack. So, kahit na hassle siya, like every week, kailangan mong tingnan kung may bago ka bang followers or ano ba yung views mo, ganun. So, kailangan every week or yun, every week, hindi naman every day. So, every week, wag naman. I-review mo yung oras-oras pwede. Every week, kung wala ka masyadong ginagawa sa buhay. I-review mo kung ano yung naging progress mo this week. Tapos isulat mo yung mga ginawa mo na hindi naging maganda. Tapos isulat mo yung ginawa mo na kailangan mo pang i-improve. Ayun. It's so, a matter of being aware kung ano yung nangyayari doon sa pinagpasukan mo ng pera. Kasi nga, di ba, ang pangako kasi ng passive income is kikita siya kahit wala kang ginagawa. Mangyayari lang yun kapag ka maunlad ni.
Mangyayari lang so, talaga yun pag maunlad ka na. Na hindi yun agad-agad na katulad ng sinasabi nila na freelance ka for 4 hours a day lang kikita ka na. Ano ba? Ano ba yung nabasa ko? Basta yung, hindi yun agad-agad na hindi yun nakukuha. Trabaho ka lang ng 2 hours a day tapos pwede ka na maging mag-travel abroad, gano'n. Wow, hindi siya. So, gusto ko sana ng gano'n, pero hindi eh. Hindi kasi siya gano'n eh. Lalo na kung iba na yung ano mo. Kasi ako, definitely hindi ko siya naging... Iba na yung priorities mo. Oo, dahil may nag-iiba yung ano mo eh. May purpose ka na kapag nagkaroon ka ng pamilya eh. Mm-hmm. Okay. Hindi, so we're not questioning naman kung ano yung priorities ng mga hearties in their lives. So hindi na natin problema yon. Ang point lang natin is, huwag tayo masyado nagpapapaniwala agad sa mga bagay-bagay. Sabi nga, hey, if it's too good to be true, it's not it's true. It's not. Ang sinasabi na naman natin ngayon, it's mas maganda yung progress mo is dahan-dahan, pero meron. So, be yes, aware ito pala, kung ano yung progress. So, ito pala naalala ko. Small tip, pero prati ko itong sinasabi sa lahat ng estudyante ko sa SOFE. Huwag kayong lalabas ng bahay na walang calling card or business card. Never leave home without a business card. Kasi yung mga nakikita ninyo, yung mga nami-meet ninyo, yung mga acquaintances, you never know, baka mga future clients yan, nangangailangan pala ng services na meron kayo. So have a business card. Kunyari, ano, Nizza, Gueco, ganun. Writer, freelancer, malandi, ganun. Oy, may dala akong calling card na nagkakilala kami ni Madam, no? Ako lang yung may dala na pala ako. Always bring humingi a business card. Hindi, hindi ako humingi sa'yo. Kasi writing ka, hindi kasi writing ka, hindi ako interested sa niche mo. Wala akong pake. Kasi ayaw naman pero, ka maging writer. Totoo yun, never. Sa receiving end, totoo yun na parang, alimbawa, never leave home someone without a business card. Oo. Hindi mo alam kasi kung sino yung makikilala mo sa kalye, o sa mall, sa grocery, sa kubeta. Hindi mo kilala, matatansi. Tsaka ano, so, hindi then, kasi uso yung pag kasi... sa business, ganyan. Hindi uso yung bibigay mo yung phone mo. Penging number. Business card. Kasi lang yun sa mga date lang. Oo. Kasi di ba, kayong dalawa yung nabibigay ng business card. Doon ako sa other side. Ako yung receiving end. Sobrang totoo yan. Speaking in behalf of receiver. Halimbawa kayo, bigay ng business card. Ako kasi, mahilig ako mag-keep ng mga kung anik-anik papel, resibo, tapos at the end of the day, maglilinis ako ng bag, makikita ko. Tapos kinikip ko lang siya, yung mga business cards, kinikip ko lang siya. Tapos kapag may mga moment na, ay, kailangan ko ng ano, ng accountant, maalala ko, hanapin ko na sa cards, mayroon nagbigay sa akin ng ano, accounting firm na card, ganyan. So, yun ang una kong kukontakin. Pag hindi ako natuwa, at saka lang ako maghahanap ng iba. Ganun lang. So, yun yung tip ko. Yung first step kasi sa service, kung gusto mong maging service provider, like, ako kasi service provider, vendor, ang revenue stream ko. Ang first step talaga is getting your name out there. Kailangan maipaalam mo sa tao kung sino ka, ano yung services mo, ano yung kaya mong gawin. Once na alam na nila yon, that's the yung first step para maipasok mo yung paa mo sa pintuan para at least pakinggan kanila, give you a chance, no. A good example lang ito, ano, example lang, walang halong pangkikeme. Yung dati kong kaopisina has her own ano na training firm. Tapos kinausap siya or inano siya in-engage yung services niya ng IBPAP, which is the IT and Business Process Association of the Philippines. So, ito yung in-charge sa lahat ng BPO, captive, lahat ng, basta yung pinakamalaking or sunshine industry sa Pilipinas. Na kailangan sila ng katulong, since ako yung nasa mind niya, hindi magkaibigan kami, maganda yung working experience namin, sa akin siya pumunta, tapos tinanong niya, may ginagawa ba ako? So, I mean, eventually, ang laki ng BPAP, malaking project yung sa IBPAP na yon, and it actually is going to affect the industry up to 2020, yung naging output namin. So, kung hindi niya alam kung ano yung ginagawa ko and hindi niya alam kung ano yung capacity ko as a service provider, hindi ko siguro makukuha yung project na yun with her. So, ano yun, isa yun sa mga malalaking projects na nakuha ko. And yun nga, it's actually getting your name and your services across. First step, always have a business card. Kung wala pa kayong business card, magpa-print na kayo. Hindi kailangan maganda. Although, siyempre, pag maganda, may impact. Kasi kung graphic artist yung ilalagay nyo doon, tapos yung business card nyo, eh, hindi mukhang pang graphic artist,
medyo mahirap paniwalaan yon. So, lalo na kung graphic artist ka, parang kinatakokong bagay. Pakita ang bilis ka na doon sa calling card. Oo, oh, yun na yung ano eh, build your brand na doon sa calling, sa business card mo. Mm-hmm. Build your brand. Kung ano ka, kung writer ka, edi maglagay ka, kunyaring iba, nakikita ko may mga sample ng quote ba yun o poem o kung ano man sa likod ng business card pa utot para lang makita kung paano siya. Ganon. Kasi yun yung first, ano ba, your first step in getting out there. Ano pa lang, soft copy. Hindi pa ako nagpiprint. Kasi inisip ko din na mag-try, o yung ginagawa nyo, inisip ko mag-try na mag-reach out sa local real estate. Pero yung niche na transaction coordination, very, very ekis. Kasi unang-una, ang mga realtors dito sa Pilipinas, unfortunately, hindi sila nagpapa-contract. Hindi, iba sila. Sobrang, iba alam sila. Mo yun, na parang pagpirmahan ng kontrata, ilang pages yung kontrata, mga 10 pages yata yung purchase contract. Tapos, wala ka man lang, hindi ka man lang bigyan ng chance. Parang you only have 5 minutes ba para pirmahan yan. Parang, oo, dun ako na, ano, ako talaga, hindi, wait, basahin ko, hintayin mo ko, babasahin ko talaga. True. Kasi, syempre, trabaho ko to eh. Tapos, wag mo akong anuhin, wag mo akong daanin sa gulatan. Siguro sa iba, sige, pirma lang ng pirma, ganyan. Ako, hindi, binabasa ko talaga. Kasi, malay mo, meron doon sa fine print or any provision na unfair sa akin, hindi man ako makakuda. Tapos, pag dumating yung time na magre-reklamo ko, hindi na ako, wala na akong laban kasi pinirmahan ko yung contract eh, diba? So, hindi ako pwedeng hindi ko pa mapapasok sa ngayon. Transaction coordination locally kasi hindi nagpapauwi ng contracts. Siguro with Keller Williams, you know, being in the Philippines very recently, baka sakaling in the future, magbago ang kultura ng real estate sa Pilipinas. Iba kasi dito eh, sobrang iba. Clients. Mm-mm. Or even say, hindi naman na kayo, real estate. Hindi pa na-explain sa'yo yung terms. Oo. Not necessarily real estate. Baka merong allied na, kunyari, or field, or business field na nangangailangan ng skill set mo. Not necessarily TC, pero yung skill set mo. Ano ba yung mga skill set mo sa TC? Kunyari, humanap ng mali. Mga ganon, di ba? Hindi, hindi rin. Kasi yung contracts nila, yung parang sa real estate dito sa Pilipinas, yung mga purchase contracts nila, sobrang templated na ang mapapalitan lang yung date of purchase tsaka yung pangalan ng sellers. Hindi, but sobrang what I'm saying is, walang ibang kung ano man yung ginagawa mo, tapos wala pa siya rito, kung hindi ka makakahanap ng eksakto, siguro yung skill set, ano yung skill set na meron sa ginagawa mo ngayon na pwede mong i-apply sa iba pang service in the service related jobs na pwede mong pasukin. Nagtitingin-tingin na nga ako eh. Siguro nag-try ako sa property management. Nagkaroon kasi ng Primark dito na malapit sa amin. So, nag-try ako sa Primark ko. May phone number kinemi. Nangangailangan daw sila ng property manager and assistant property manager. So, may katawag naman si Bakla. Ay, inolay ako. Kasi unang tanong sa akin, college graduate ka ba? Sabi ko, hindi. College level lang. Pak, decline na agad. Yun lang. Di may mga hurdles lang. Pero wag magpapatalo. Magpapatalo sa hurdles. Or kunwari, ano, siguro is, may example din ako. So, kung nag-aalangan kayo lumabas, kunwari ako, ano, di ba, galing ako dun sa political website na sa US. So, ang ginawa ko, hinanap ko yung grupo kung saan nagtatambay yung mga Filipino na website owners. Tapos, pumasok ako doon. Tapos, doon ako nagbida-bida. Si Jetly nandun din eh. Binabash din niya ako doon eh. Kahit... Ay, talagang yun. Basher talaga pala talaga ang role nito. Basher. Si Jetly kahit sa ang grupo. So, yun. Basher yung talaga, ako, basher. Kinilala ko yung mga tao doon. Tapos, talagang tinarget ko yung admin. Papakitang ano ko, pa-comment-comment ako, ganyan. Hanggang naging challenge ko rin si admin. Oo. So, minsan patanong-tanong ako, pero yung may pahaging na as a writer, ganun-ganun. O, diba? May nag-PPM. Yung wala kamatayang as a writer. Kahit ako, ganun din ako eh. As a trainer, as a teacher, as ano. Oo. Sa ano-ano ko noon, US groups. As a transaction coordinator, can we do...
As a virtual assistant, China. Simple pitch lang siya. Parang lang siya. So it's a pitch. Eh. Parang pag nakikipag-usap kayo, pag nag-uusap lang kayo normally, dahil may calling card ka nga eh, diba? Tapos parang papyaw mo lang, asa ganito, ganito. Kasi dun sa work ko, ganito yung ginagawa ko, ganito. Tapos, sa usapan nyo lang, isingit mo lang. Tapos kung interested kasi siya, magtatanong siya sa'yo eh. Mm-mm. Or makikita mo naman kung interesado siya or may connection yung business niya or yung kung ano siya doon sa skill set mo. Mm-mm. Kasi yun, I think yung nakakalimutan din na yung ginagawa nila ngayon, kayang ilabas. Pwedeng ilabas sa local market. And you can also find options sa totoong buhay. Kaya nga, di ba may times na hindi ka ma-hire sa Upwork, hindi ka ma-hire sa ibang freelancing platforms. Kung hindi ka talaga ma-hire doon, edi lumabas ka. Di ba? I mean, look for sa, ano, real work. Oo. May naisip ako sa next topic natin. So talagang iniisip lang natin abang ano. Okay, ganoon naman talaga tayo mag-isip natin, habang nagsasalita doon na pumapasok. Dahil dito, siguro... True. Very spontaneous, charot. So, kailangan natin tanggalin yung thinking nila na yung freelancing, parang sa isang company ka rin or sa isang client ka lang din magtatrabaho. So, i-explain natin sa kanila next week na as a freelancer, pwede ka rin magtingi-tingi ng client or pwede ka magmaraming client, pwede ka mag-client lang nasa US, pwede ka mag-client lang nandito sa Pinas. Eh, sige, de, ang topic natin next week is ano, management, how to manage multiple clients, mga ganon, Eme. How to start. How to start and manage multiple clients. Ang galing! So, isama na rin natin kasi nga kailangan nilang malaman na hindi lang basta company or isang client ang i-applyan mo sa freelancing. So, yun. Kumakatok yung anak ko. Kala niya, wala akong ginagawa kasi Tagalog yung salita ko. So, akala niya nila may kichismisan lang ako, mga friends. Gusto mo ba mag-Inglesan tayo? Sabi niya, ayoko. Gusto mo ba mag-Inglesan tayo? Pagbibigyan kita. Ayoko. Walk out ako. Magla-log out na kami ni Nizza. Itatanong ko ba sa'yo kung anong ginagawa ng three-prong power cord? Uy, wag na. Hindi makarelate si Nizza sa three-prong. Uy, although, ano tayo, meron pa pala akong sasabihin na ano, di ba? Go, sige lang. Game. Kasi baka makalimutan ko sa ano sa pangyayari ngayong araw. Baka makalimutan ko may utang pala ako sa kanilang instructions. Alam mo, sabihin mo muna kaya yung instruction bago na gumabaon sa limot. Kasi nanonood sila para doon eh. Ayaw, wala naman silang pakialam sa atin. Sa limot. Lang, eh. Wala silang pakialam sa atin. So, ayun. So, kanina nag-post ako na i-resume ko ulit yung free training. So yung training kasi na ginagawa ko since nung nag-start ako, yung training na ginagawa ko, hindi siya yung bibigyan ko kayo ng ano, ng video courses, videos para panoorin niyo. Ang ginagawa ko, sinasaba ko sila agad sa talagang trabaho. Tapos ang gagawin ko, kumikita na sila doon. So, instead na matakot sila mag-apply sa client, ako yung nakaharap sa client dahil clients ko yun. Tapos, tinuturuan ko sila kung paano gawin. Tapos, ina-adjust ko. Tapos, ako yung magpapasa sa client. Ako yung kausap ng client. Pero yung bayad ng client sa kanila. So, hindi ako kamote. Baka i-bash ako eh. Nag-distribute ka ng task. Tapos, babayaran tapos, mo diba, parang yung trainees yung na nagpapanggap. Oo. Yung mga kamote na sinasabi kasi natin is nagpapatrabaho sila ng trabaho pero binubulsa nila yung bayad. So ako nagtitraining ako ng tao, yung perang binabayad ng client, makukuha rin nila. So, yun. Yun nga, yung instruction ko, mag-ready kayo ng 100 words na English. Kala ko 100 kasi... pesos. Sorry na. Nakakatalaga. Alam mo naman, pag nakakarinig ako ng amo, tanggiinit yung ulo ko eh. Oo. Sorry na. 100 words lang para hindi siya mabigat. Pero 100 words, enough na para makita ko kung paano kayo mag
mag-structure ng sentence. Oh, magsulat. And yung proper grammar, yung proper capitalization, ganun. Yun lang yung kailangan ko. Kasi, pasensya na, kasi kailangan ko talaga, right? Kailangan ko na maayos yung grammar niya dahil hindi ko na kayo maiisa-isa na core skill kasi yun eh. Oo. Okay, so, pero, paano pag gumamit sila ng Grammarly? Okay lang, basta wag yung sobrang ano. Basta English, tapos sabihin niyo sa akin kung bakit kayo yung kung kayo kailangan. Dapat. And i-prove niyo na hindi, wala pa kayong experience. Yung gusto ko yung wala pang experience, wala pang kahit anong hindi pa client. Kasi gusto ko gusto ko tumulong. Hindi lang writing gig. Pwede, pwede ko ngayon yung VA, SMM, and digital marketing basics. So, yun. Gusto ko yung walang experience kasi ayoko yung magmamarunong at marunong pa sa akin. Joke lang. So, yun. Then, gusto ko yung gusto ko yung totoo naman eh. Totoo naman. As in, actually, kasi nagkaroon kami yung February batch ko. February ba? Basta meron na marunong pa siya sa akin. Diyos ko, araw-araw yata galit ako. Ay, wag ganun. yung gusto ko, yung hindi pa siya kahit kailan nakakapag-client, kasi yun yung gusto kong tulungan. Gusto ko siyang tulungan kasi baka mamaya may skill naman siya. Takot lang siya mag-start. Oo. So, may ganun, ganun ka, siya nabibigyan mag-ready ng chance. Ka ng 100 words. Oo. Bibigyan ko kayo ng, bibigyan natin ng chance kasi baka may, marami akong ganun na trainee kasi natatakot pala sila sa start. Pero ngayon, okay na sila. Medyo, may sariling clients na sila, ganun. So, mag-ready kayo ng 100 words. Tapos, so mamaya magpo-post ako ng thread. Doon yung iwan yung ano, si Fatima, ayun, saan daw isi-send. Maggagawa ko ng thread mamaya, iwan nyo doon yung 100 words nyo. Tapos, by batch tayo, hindi ko kasi ma-accommodate lahat eh. So, by batch tayo mag-ano. And may reminder lang kasi, ako dyan, madam. Ano yun? Wag na kayo mag-try mag-Google at mag-copy-paste ng iba. Malalaman ni Nizza yan. Yun lang. Oo. Ayun. So, ano rin, kasi sa training naman, merong mga nagtatagal, meron yung mga hindi pala para sa kanila. So, matyaga ako doon. Matyaga ako maghanap kung sino yung matutulong ako mag-strive. So, yun. So, kung wala pa kayong client and natatakot lang kayo mag-start, mag-ready kayo ng 100 words na English. Ayun. Tapos mag-aano ako ng thread mamaya. Iwan nyo lang doon. Tapos by batch ako kukuha, mag-PPM. Ayun. So, explain ko na rin doon sa thread mamaya yung detailed ano niya. So, yun. So, feeling ko pagkatapos ng instruction na to, one viewer na lang. Si Jet Li na lang ang matitira. Si Jet Li na lang pala. Sa akin din may nagtatanong kung pwede daw ako magturo ng niche ko. Ang important kasi lang, mahirap kasi sa niche ko, kailangan trainer ka na. Bago ko siya maituro. Hindi ko, may trivia pala hindi ko siya, ako. Kasi hindi ko siya maituturo agad. Hindi siya pwede ng fresh start. Sinipol. Yes, yun, English basta. Po. Ayun, so may trivia ako kasi parang binibig deal nila masyado eh. Alam niyo ba na nagkaroon ako ng paid workshop dati? Tatanga-tanga pa kasi ko noon, akala ko ganun talaga. Hindi, oh, I mean, ako diba, sa akin. Hindi ka pala Nisa eh. Hindi, ang standard naman kasi natin is yung sa bayaran is yung pwede mong makuha ng libre pero pinababayaran tapos walang result. Whether we like it or not, totoo naman kasi na minsan kailangan mo magbayad ng course pero for higher level knowledge. Kunyari, data storytelling. Yun, kailangan mong bayaran yun. O kaya, programming, Python. Yan, kailangan binabayaran yan. Kasi, yung magtuturo sa iyo yan, pinag-investan din yung natutunan nila dyan. Pero so, kung magbayad ka nang wala ka pang alam na basic, mahihirapan ka rin kasi yung mga simple words lang doon, na jargon. Hindi mo kakayanin. Sa jargon sa'yo. Hindi mo maiintindihan. So, I think maganda na klinaro natin na yung ayaw against tayo is yung nagpapabayad ng kurso na over-promise, under-delivered, hindi sakto, sa pangako, at yung mga bagay na libre, matututunan against, naman. Yung against kasi talaga tayo, yung mga kumukuha ng, kasi
nagbibigay nga tayo ng training at saka free resources dito eh. Yung tapos yung, gagamitin ng iba. Ayaw lang naman natin. Oo, kinukuha nila. Tapos nagpapabayad sila. So, okay lang kunin nyo kung magtuturo kayo ng ibang bagay. Freelancers. Pero kung sisingilin nyo sila para sa nakuha nyo dito ng libre, medyo yun yung kamote na sinasabi namin. True. Si Sherlyn, sagutin ko lang ha. Sa akin ba to? Sige lang. Ano, okay lang pocket wifi kasi nagsimula ako pocket wifi lang din ako eh. Basta lang makapag-communicate ka, ayun. So, ang gusto saka, ko lang, I'm very sure, Sherlyn, ano, kung wala kang internet connection, isa sa mga magandang skill ng freelancer is gagawa ng paraan. Wala kang internet connection, takbo sa pinakamalapit na computer shop. Tsaka, para doon sa mga nakapocket wifi, magandang start ang writing. Mm-mm. Magandang start ang writing dahil hindi siya... Oo, kasi hindi requirement na magandang-maganda talaga. Or ang ginagawa ko noon, kasi pocket wifi lang talaga ako noon, 2 years yata, magti-3 years akong freelancer na pocket wifi lang. Ang ginagawa ko, sinescreenshot ko na lahat ng na resources ko. Bulol na. Ayun. So, sinescreenshot. Ano ba yun? Sinescreenshot ko na yung ano, lahat ng resources ko. Tapos, papatayin ko yung pocket wifi kasi nga nagtitipid ako ng load. So, yun. Meron akong screenshot. Tapos, gagawin mo na. So, yun nga. Kung may pocket wifi kayo or kahit data lang yan, basta nakakausap kayo dahil yung training is sabak yan and everyday kausap. Everyday kausap niyo yung team. And sinisiguro ko na everyday may matututunan kayo and mag-e-enjoy kayo na hindi nyo namamalayan. Ayun. So, ako naman, mag-a-announce din ako. So, ako naman, yung contribution ko naman sa group ay, so expect lang a couple of communication courses to help you guys be better communicators pag kausap niyo yung kliyente, pag may prospective client kayong kausap. I'll share some tips kung paano kayo magiging mas mabuting communicators para makuha niyo yung deal na kailangan ninyo. Kasi doon yung nagsisimula eh. Being good communicators. Kasi core skills siya. So, yun yung akin. Ikaw, madam, ano ipapangako mo bukod sa 50 Shades of Grey? Pole dancing! Yeah! I-add ko lang dun sa kay Jepoy. Libre yon ah. Hindi siya magpapabayad. Mm-mm, libre yon. Hindi po ako nagpapabayad. Nakalimutan mo kasi masabihin. Yung pag aliw na kailangan niya sa kanya, yun lang yung may bayad. Nagpapabayad na siya doon pag aliw na. Nagpapabayad talaga ako ng training. Pag corporation kayo at saka malaking tao. Uh-oh. Pero yung ganito ay ginagawa ko po sa kaibuturan ng aking puso. Ako malaking tao, ako malapad. Ng puso kong nababalot ng taba. Ayun. So for now, so, yun, so ang kaya kong mai-offer is mga prayers one by one whole body naked 50 shades of gray. Hindi na nila ako seryosohin. Anyways, ayun na nga, mga maliliit lang na mga one-to-one session. Usually sa one-to-one session ako mas komportable kaysa sa mga by group eh. Kasi iba yung attack ko. Doon nag-start yung sa akin eh. So alam ni Nizza kung paano yung attack ko pagdating sa sa mga ganun one-to-one mentoring. Kasi sinisimulan ko on a personal level before sa skills. Si Jet Li nang babash na naman. Sabi ni Jet Li, hindi pa raw ba tapos? Umalis siya kasi wala siyang comment kanina nung, diba? Nung binasag natin kanina, siya. Kanina hindi pa simula, talaga. Tapos ngayon hindi hello, pa tapos. Hello, watching from Rizal. Diba? Uy, Lodesa. Sino yan? Kababayan ko. Kapitbahay. Ay, tali mo na yung pangako mo. Ayun, sa mga one-to-one mentorings lang. And yung mga nagsastart na mag-real estate VAs, ayun. Tsaka, you can ask me anything under the sun. Huwag lang yung financial kasi wala ako noon. So, remind ko lang din, ano to, weekly itong ano namin. Mm-mm. At weekly itong daldalan na to. And kung sa tingin nyo, nakakakuha kayo ng value, kita ulit tayo next week. Tapos, ina-encourage ko ulit kayo na, sorry sa nangyari kanina, pero encourage ko ulit kayo makisama sa comments. And isama natin yung mga
yung pag may nag-share, ikakausapin natin and ilalabas natin yung comments niya. Oo. Basta ano lang guys, when you have questions, comments na tingin nyo medyo off or medyo may kini-question tayo, diretso nyo na lang kay Nizza. Hindi Uh-oh. Naman kailangan na nating ilabas in public. Kami naman ni Mien, kami ni Rhea, we're very open. Alam ni Nizza yung background Uh-oh. Namin. And hindi kami yung, sorry ya Nizza, pero hindi kasi kami yung lumapit kay Nizza. Si Nizza yung lumapit sa amin, humingi ng tulong. So, I'm very sure bago siya lumapit sa amin, napagtanong na niya kung ano yung background mm-hmm. namin at kung ano man yung pinanggalingan namin. And, yun. Hindi kasi kilala din naman kung nila. Kung may issue, diretso na lang kay Nizza. Oo. Hindi naman ako gagawa ng isang bagay na, kasi alam naman nila, patolera ako, pero patolera ako pagka yung members na ng group yung mm-hmm. ano, yung nadadamay. So, yun. Siguro naman, sa tagal ng group na to, alam nyo na yung pag-care ko sa group at saka dun sa members kung ano yung gusto kong ibigay na libre at kung paano ko gustong tumulong. Oo. Ayun nga. Parang katulad nga na sinabi ko kanina na parang if you don't trust us kasi hindi nagdadrama. Nyo kami kilala. May nagdadrama, may nagdadrama. Hindi ako nagdadrama. Yung comments daw ni Jet Li, hindi ikaw gaga. Yung comment daw ni Jet Li, hindi daw nilalabas. Oy, may isa pa. Ayun na nga. Dito tuloy yung sinasabi ko. Abusado to mga to. May daily, may every hour. Yung totoo. Doon magka-charge na kasi kami. Kasi wala na kaming kikitain eh. Oo, actually, binabayaran pa namin subscription ng BeLive. Charot. Nag-aabang. No? Well, in fairness, pansin nyo ba, mabait si BeLive today? Sa two, no? Pero late pa rin tayo. Sa atin. Pero yun naman, be live today. Ganoon na lang gusto yung madami. So, dapat di nyo nakita yung ano, 50 Shades of Grey. Ayun, so, next week. Ayun na nga. Ayun, kung, ito tuloy ko lang ano, muna yung sinasabi ko. O, tapos mo niyan, mag-final word na tayo. Ayun, very short lang naman to, na parang, since kung hindi Where? Since hindi niyo kami kilala ni Jeff personally and if you don't trust us, trust Nisa's judgment since siya talaga yung reyna ng group na to. Trust her judgment, yun lang. Kung wala kayong tiwala sa amin, trust her. O, tapos na. So yun nga. So let's keep this let's make this our happy place na lang. Happy lang. Tawa naman kami ng tawa. Nagtatawanan lang namin mga bagay-bagay. Nagtatawanan din namin yung sarili namin. Oo. So, last word naman lang. May pinagtatawanan namin. Si Jet Li, di ba? So, yun ang ating so, friendly basher. Sana yung masyadong, ano, kung walang masasabing maganda, scroll down na lang tayo. Or, kasi, hindi naman natin balak manira ng tao eh. Kasi lang naman natin tumulong. Tumulong. Mm-mm. Lahat naman yun, ganun lang naman tumulong. Sige na, madam. Last word. Ayun. Paano ba magkaka-extra kita aside from freelancing? Oo, oh, saying ka. Go. Yung sa'yo, may dance mo ba? Boy? Ang demanding. Libre na nga, demanding pa. Anyway. Sige na, go na. So, isa-sum up ko lang yung sinabi, yung in-explain ko kanina. If you are thinking of expanding your resources, like having more chickens as source of your eggs, babalik tayo pa rin sa why. Ano ba yung rason nyo kung bakit kayo nag-freelance? And pangalawa is depende sa path na gusto nyong tahakin or sa lifestyle na gusto nyong ma-achieve or sa lifestyle na meron kayo at the moment. So, kailangan laging tandem sila kasi ito yung magiging parang kakapitan nyo to para mag-stay kung ano man yung binabalak nyo other business or other source of income na kahit may mga challenges, you'll keep on going. So, depende yon sa lifestyle na gusto nyo. Just make sure na number one, yun na pala yung number one, yung related sa why and sa passion mo or lifestyle. And number two, do your due diligence na make sure na nag-research kayo about sa papasukin nyo, hindi lang porque sinabing malaki ang kita dito, go na agad kayo, Gora Bellacci na, dahil malaki daw ang kita, narinig nyo, PPM pala. Just do your due diligence. Maraming sources online, marami tayong article sa Google,
ang unang ang madalas na ginagawa ko doon, halimbawa may bagong business, halimbawa PPM, PPM reviews. Maraming articles na lumalabas agad about that. So may makikita niyo yung pros and cons, timbangin yung mabuti. Yun lang. Okay. Kahit anong venture pa yan, nag-bet nyo. So meron pa. Meron pa. Ayan na, isa. Na. Dalawa. Ayan. Tatlo. Okay, stop na. Sige. Ako, sa akin, pwedeng negosyo, pwedeng as a service provider. Pero tama yung sinabi ni Andrea, unang-una talaga is due diligence. Kasi pera niyang pinaghirapan yung ilalabas ninyo. Eh. So you have to do your due diligence. Pag-aralan, talagang aralin ng mabuti. Second is sipag, huwag niyong iiwanan. Hindi ibig sabihin passive income, pwede niyong iwanan agad-agad. Sipag at tiyaga, tsatsagain lahat ng bagay. Kasi lahat ng bagay na madaling makuha, madaling nawawala. Then third, kung service provider ka, first step talaga is never ever burn any of your bridges. Always keep contacts, even those sa people na hindi mo gusto. Kasi you never know who you're going to meet. So always treasure everyone that you meet. Second is communicate and always get your name across. Your first step is kailangan maging magaling kayong communicator. Ipaalam ninyo kung ano yung ginagawa ninyo. Ipaalam ninyo kung ano yung kaya ninyong gawin at ipaalam nyo kung gaano kayo kagaling. So that could be bringing your business cards, updating your social media presence. Ako, I always use LinkedIn. Sa LinkedIn talaga ako madalas nakukuha. If you're not familiar with LinkedIn, LinkedIn is the Facebook for professionals. Ang nandun ay mga decision makers, recruiters. Gumaganda yung ano, gumaganda yung pangalan ng, ay yung, yung title ng isang tao pag may LinkedIn. Kasi most 70% or 60% of hires ngayon come from LinkedIn. Ako, ina-update ko talaga yung LinkedIn ko or even my social media presence. Kasi lahat yon is a step towards communicating na kailangan ka ng kliyente. Kailangan ang skill na to at ikaw yung kailangan ng kliyente. So, communication is key. Core skill ang communication. Hindi siya nawawala. So, importante na kaya mong mag-communicate ng need. And lastly is to always be updated with what's happening and never let go of yung main reason mo bakit mo itong ginagawa. Kasi when things get tough, you always go back to why you're doing it. And yun yung magtatawid sa'yo when things become difficult. So yun lang for me. May sasagutin lang ako. Kasi sabi niya, ibayad naman yan sa Facebook. Wala po kami bayad sa Facebook kasi kailangan natin umabot ng 10,000 likes para... Ah, 10,000 ba yun para namomonetize? Oo. So wala po tayo hindi tayo aabot doon. Hindi po kami aabot doon. And if ever na umabot man doon, kung bakit namin ginagawa to. And kilala nila ako, lahat ng affiliate. Babalik din sa grupo yun. Noon pa, lahat ng perang nakukuha ko, ginagastos ko sa grupo, sa mga... Oh, kasi kailangan din naman, may gastos din talaga sa pagpapatakbo ng ganito. Tsaka, yung mga nakukuha ko sa affiliates na sinalihan ko noon, tapos tinulungan ako ng grupo, ginamit ko siya pang training. Kunwari, may kailangan bilhin na domain, na hosting, ganun. So, yun yung mga ginagamit ko. Na, so, parang ibabalik ko rin sa grupo yung ano. Naniniwala ko kasi na hindi ko pera yon. Oo. Tsaka, may pangarap pa tayong website, diba? Ang pangarap na website. Oo, yung website ng Freelancing with a Heart. I mean, na mabuo. Nakita mo ba? Ay, hindi pa. Sorry. O, mamaya, ibulong mo sa amin. O, sige, ikaw naman. So, eto na. Saying na ako kasi, ano na eh. Anong oras na? Baka magalit na sila. So, yun. Nabasa ko lang to, nadaanan ko lang din. Sabi ng Forbes. So, there is no downside to a side hustle, sabi niya. There are only benefits to building more than one source of income. So, yun. So, hindi, ano ba to? Hindi siya dapat maging hindrance na may work ako eh, hindi ako makapag-sideline. So, kung ano yung sideline na pwede mong kunin, and kung ano yung alam mo makakapag-multiply ng income mo. Multiply, hindi add, but multiply sa income mo and may kinukuha ka. Kunin mo na, i-grab mo na. So kung natatakot ka dahil hindi mo alam tapos pera yung sali ka sa groups.
sali ka sa groups nung mga tao na, na ginagawa na yon or magbasa ka ng articles kasi doon mo lang naman din matututunan or kung posible mag-start small ka trial ganyan para lang makuha mo yung ins and outs. Oo, walang masama mag-try and walang masama mag-fail. So kung mag-fail ka, hindi ibig sabihin na pangit na business doon, baka hindi lang yun yung para sa'yo. So hanap ka ng panibagong pwedeng gawin. Ayun. So maraming salamat sa mga nanood, pati yes. Dun sa mga nambash. Salamat din po. Si Jetly. Si Jetly, ang pambansang basher. Maraming salamat. Si Donna Marie may utang sa atin. Oo, absent siya ngayon. Isuhan ng memo. Charot, isuhan ng memo. Awol, hindi nagpaalam. Oo, hindi siya ayun, nagpaalam. So, yung mga bago nating, in fairness, marami tayong bago ngayon. So, hindi ko hindi tayo pinalpa kasi ng B-Live ngayon eh. Oo. So, kung nag-aabang lang sila ng training, pipilitin ko sila manood pag training ko na sila. Ina joke lang. So, kung matuwa naman kayo and sa tingin nyo may matututunan pa kayo, next week, ini-invite po namin kayo na manood ulit sa amin next week. And ini-encourage ko kayo na mag-comment kasi pag-usapan natin lang yung comment. Tsaka doon lang namin malalaman ko anong kailangan nyo. Sa comments para ma-address namin. So, ini-encourage ko kayo ever. Mag-share. Si Jetly, patapos na. Ayaw pang tumigil eh. Sumasta yan si Jetly. Umaalis yan sa gitna eh. Tapos bumabalik. Oo nga eh. Ayan. So, okay, maraming salamat. Okay, bye-bye. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bye-bye. Ano nangyari?